pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence and as our support for part of and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, and what I have done and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore, as blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. Will Almighty God have mercy on us, who give us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Guard your church, we pray, O Lord, in your unceasing mercy. And since without you, mortal humanity is sure to fall, may we be kept by your constant help from all harm and directed to all that brings salvation through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Hear the word of the Lord, princess of Sodom. Listen to the instruction of our God, people of Gomorrah. Wash ourselves clean, put away your misdeeds from before my eyes. Cease doing evil, learn to do good. Make justice your aim, redress the wrong, kill the orphan's plea, defend the widow. Come now, let us set things right, says the Lord. Through your sins be like a scarlet, they may become white as snow. Though they may be crimson red, they may become white as wool. If you are willing and obey, you shall eat the good things of the land. But if you refuse and resist, the sword shall consume you, for the mouth of the Lord has spoken. The word of the Lord. Thanks be to God. To the upright I will show the saving power of God. To the upright I will show the saving power of God. Not for your sacrifices do I rebuke you, for your holocausts are before me always. I take from your house no bullock, no goats out of your fold. To the upright I will show the saving power of God. Why do you recite my statutes and profess my covenant with your mouth? Though you have disciplined and cast my words behind you, to the upright I will show the saving power of God. When you do these things, shall I be dealt to it? Or think you that I am like yourself? I will correct you by drawing them up before your eyes. He that offers praise a sacrifice glorifies me, and to him that goes to the right way, I will show the salvation of God. To the upright I will show the saving power of God. Please rise. Gospel according to Matthew. Glory to God.
Jesus taught the crowds and his disciples. The scribes and the Pharisees have succeeded Moses as teachers. Therefore, do everything and observe everything they tell you, but do not follow their example. Their words, but their deeds are of few. They ban up heavy loads, hard to carry, to lay on other men's shoulders, while they themselves will not leave a finger to vouch them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and wear huge tassels. Their fun of places of honor at banquets, at the front seats in synagogues, of marks of respect in public and of being called rabbi. As to you, avoid the title rabbi. One among you is your teacher, the rest are learners. Do not call anyone on earth your father, only one is your father, the one in heaven. Avoid being called teachers. Only one is your teacher, the Messiah. The greatest among you will be the one who serves the rest. Whoever exalts himself shall be humbled, but whoever humbles himself shall be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bakit daw nating tinatawag na Ama? Ano? Sabi ang Father, ano? Do not call anyone as Father. Bakit yung mga pari tinatawag na mga Father? Ano? Wala raw yung maling sabi raw ni Jesus eh, hindi nyo dapat tawagin Father. So, bahagi yun na kung saan ay sinasabi po na iba natin mga kapatid. Huwag yung tawagin guro. No? Well, hindi po literal yung ibig sabihin ni Jesus. No? Kapag hindi niya tinawag na ama, ay anong tatawag niya sa ama ninyo? No? Tatay. Hindi parang daling ama yun. No? Iba na ang salita noon. No? Father pa rin yun. No? So, ibig lang sabihin ni Jesus no? ay huwag nating untingan po natin yung espiritu ng batas na ipinapamanhik niyo sa atin. No? Kasi yung tinatawag na rabbi ay yung isang titulo na pinanghawakan. No? Na ibig sabihin na sa iyo lahat ng gagaling. No? Sabi ni Jesus, no? Isa lamang ang tagapagturo. Tayong lahat ay mga mag-aaral. No? We are all learners. No? Sabihin na huwag kang magaling. Huwag kang mag-asta na ikaw lamang ang marunong. Yun kung si Kumisan, gusto natin na tayo ay maging sikat. Maging number one sa lahat ng pagkilos. Hindi doon nakikita yung kadakilaan ng tao. Wala doon sa kung ikaw ay number one. Bagamat po sa mga competition, ano, yun ang inahanap. No? Yun ang kuminsan na nakikita ng tao. No? Kung sino yung pinakamagaling, kung sino yung pinakamaganda, kung sino yung pinaka-athletic, no? Kung sino yung nag-excel, no? Kung sino yung katatapos lamang ng The Voice, no? Kung sino yung number one, no? Yun ang inahanap natin. No? Kung sino yung number one. Anong sabi ni Jesus? Wala doon. Yung pantaya ng pagkos ng pagsunod kay Jesus, nasaan? No? Nandoon sa paglilingkod. Wala doon sa posisyon. Bagamat minsan, makikita po natin na yung posisyon no, ay mayroong kapangyarihan na masigit doon sa walang posisyon. No? Pero hindi nangulugan na dahil sa ikaw ang nasa posisyon, no?
ikaw na yung nasa mata ng Diyos. Hindi, no? Nasa posisyon ka man, wala ka sa posisyon, para ka maging nasa mata ng Diyos ay ano, yung ikaw ay naglilingkod. Nasa paglilingkod ang pagkilos na wala doon sa posisyon. Bagamat sabi nga ng iba sa mga nagnanais na maglingkod, gusto nilang sila ay mapunta roon sa posisyon na yon para lalo silang makapaglingkod. No? Yun ang kalimitang pamatayan. Oh, pero mag-ingat ka rin. Kasi baka mamaya, ano, ang pangahawakan mo na lang ang posisyon. No? May mga tao kasing ganun, ano? Noong una ay talagang naglilingkod sila, ano? Kahit na wala sa posisyon. Dahil sa pag-aakala na, ah, mas makapaglilingkod ako kapag ako ang nasa posisyon. No? Ako ang mayor, ako ang barangay captain, ako ang presidente, ano? Kung sino yung mga namumuno, yun ang kanyang naisip, mas malawak yung aking paglilingkod. No? Tama, no? Kung hindi ka madadala, no? Kasi may mga taong nadala ng kanyang posisyon. Nung nasa posisyon na siya, nakalimutan na niya yung paglilingkod. No? Pinanghawakan na lamang yung kanyang posisyon. Kaya, anong nangyari? Wala. Walang patutunguhan. At yan yung paalala na ibinibigay sa atin ng pumikapan. No? Hindi sabagat ikaw ay guro, kaya ka lamang makapagtuturo. No? Na masasabi natin na ikaw yung ama ng tahanan, hindi ng ulugan na ikaw lamang ang makagagabay ng sambayanan. Hindi. No? It helps. No? Puntusin nga, sabi pa nga ng iba ay, it greatly helps. Pero, hindi po yan ang guarantee, no, ng pamantayan ng Diyos. Ano yung pamantayan ng Diyos? Paglilingkod. Paglilingkod. Kaya nga po yung tema natin tuwing panahon ng Kwaresma may ano, alay kapwa. No? Nasa alay kapwa. Nandun po yung makita ko natin, ang malagay makita natin ang tayo ay tumutugon sa panawagan ng Puhang May Kapal. No? At huwag natin kalimutan na sabi nga ho natin, no? The greater the responsibility, the greater the position, the greater the responsibility. No? Huwag natin kalimutan na kapag ikaw ay nasa position, dapat mas marami yung paglilingkod na gagawin mo, mas maraming tao ang matutulungan. Kasi bakit? Nasa posisyon ka. No? Hindi lamang yung taong matutulungan, ngunit dapat din mas marami yung pagkilos na gagawin mo. Because yung panyayan ay binibigay ng pumikapala, no? Yung panibagong prinsipyo na pinangahawakan, no? Na much is given, much is required. Dahil mas maraming ibinigay sa iyo, mas marami ang titingnan ng Diyos kung ito ay nagamit mo talaga sa tunay mong paglilingkod. Kung ang ibinigay sa iyo, no, ay sabi nga natin ay kakaunti lang, ang mahalaga nun ay how much more na naibigay mo doon sa kakaunti mo. Kaya pagbabasihan pa rin yun ng Diyos. No? Sangayon sa mga kakayanan na nasa iyong kamay. No? So napakahalaga ito sapagkat alam niyo kung minsan sa daigdig na ito, no? Baka nabubulagan tayo kasi akala ng iba, ah, kapag nasa posisyon ka, makapaglilingkod ka. Ano ibig sabihin? Kapag wala ka sa posisyon, hindi ka pwede maglingkod? Hindi. No? Maging bahagi yun ang pagkilos natin. No? Na kung talagang yung mga tao na sa posisyon, mas malaki yung dapat na paglilingkod nila. Pero hindi po nila, kung tawagin po natin ay monopolize, ano, yung paglilingkod. Ang paglilingkod sa kapwa. Wala ho, sa dahil sa may posisyon sila, sila lamang ay may karapatan na maglingkod. Hindi. Ito po ay ibinigay para sa lahat. Kaya yun yung paanyayan na ibinibigay ni Jesus. Ano? Na baka ang iniisip nyo ay para matawag kayong rabbi. Ano? Para masabi lamang, ah, kayo lang ang naglilingkod. Ano?
E kayo mga itinuturing na kung saan ay kinikilala ng lipunan, ikayo yung mga sikat, kayo yung palaging nasa harapan, baka akalain ay kayo lamang ang naglilingkod. No. No? Hindi monopolize. Kaya po, kung tusin po, ano, yung panyaya ng po may kapala, isang panyaya na kung saan ay makita po natin na ang pinagbabasihan ng pamantayan ng Diyos ay hindi ang posisyon. Ngunit, ang pamantayan na ay binibigyan ng poong may kapal ay nandoon sa paglilingkod. No? At ito yung bigyan natin na higit na pagkakataon. No? Sa maging bahagi yun ng ating pagkakaroon. Alam niyo kung minsan, bahagi yun ito, no? kapag nagkakaroon ng eleksyon, no? No, marami nagkakagalit. No? Kung kapag nagkaroon ng eleksyon, bakit? Ha? Kasi natalo ako sa mama ang loob ko. Well, eh, hindi ka pala sa paglilingkod yan. No? Kasi hindi mo matanggap ano, na